Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na bumabalo sa mundo na? Kababalaban! Hello po sa iyo, Miss Narrator. Magandang araw o gabi po sa ating lahat. Ako po si Sedy. Sa mga hindi po nakakaalam, ay may mga kwento na po akong nabasa na ni Miss Narrator sa channel na ito. Puro mga kababalaghan, elemento, multo at aswang. Sa pagkakataon pong ito, ay kikwento ko po ang mga karanasan ko sa kasalukuyang dagok na hinaharap ng mundo ngayon. Hindi po ito kababalaghan, pero sobra po siyang nakakatakot. Gusto ko lang pong ibahagi ang napapanahong problema sa kasalukuyan, ang COVID-19 na nagpapangarag sa akin bilang isang nursing aide sa isang nursing home sa Sweden. Nakakalungkot lang isipin na sa tuwing manonood ako ng balita sa Pinas ay ang daming nagre-reklamo. Bakit daw may lockdown? May mga ayaw sumunod sa batas. Mga nagwewelga na di naman alam ang pinaglalaban. Mga corrupt na politician. Although may mga politician din naman na tapat sa kanilang simpang tungkulin. Kaway-kaway sa mga nasasakupan ni Yorme Isko at Mayor Vico. Kung iisipin, ay mas maswerte pa ang mga Pinoy kasi ang gobyerno ng Pilipinas ay gumagawa agad ng aksyon. National lockdown para di mahawa ang nakakarami. Habang sinusulat ko ito, ay umabot na din po ng mahigit 4,000 ng cases sa Pinas. Dito sa Sweden ay may mahigit 9,000 na ang cases. Ang gobyerno ay sinabi lang na maghugas kayo ng kamay, alagaan nyo ang sarili nyo. Walang gumagamit ng mask dito. Noong 5,000 mahigit na ang confirmed cases, ay bukas pa din ang mga schools. May mga bar at restaurants pa din na nagsiservisyo. Dito sa north sa lugar kung saan ako nakatira, wala akong nakita ni isa na gumagamit ng mask. Kahit ako ay hindi gumagamit. Kasi pag gagamit ka ng mask ay pagtitinginan ka ng mga tao. May palibreng alcohol sa entrance ng grocery store, pero sa mga tao ay dinadaanan lang ito. Sa madaling salita ay wala silang pakialam. Isang araw, nakatayo ko sa pila sa cashier sa isang grocery store. Hanggat maaari ay isang metro talaga ako sa susundan ko. May isang matandang babae ang sumingit, pero di ko na lang pinansin. Umatras na lang ako para sa social distancing. Yung lalaking nasa unahan namin ay nagsabi sa matanda na kung pwede daw ay umatras ito. Pero ang sabi lang ng matanda ay wala daw siyang pakialam. Total naman daw ay mamamatay din naman tayong lahat dahil sa virus. Ganun kung mag-isip ang iba dito, para bang bahala na si Batman lang ang trip. Dito sa Sweden ay sobrang higpit nila sa ibabalita. May tinatawag sila ditong rule or law na secretes. Ibig sabihin, di mo pwedeng sabihin sa balita ang pangalan o lugar kung may nangyayaring di maganda. Kaya hanggang ngayon ay hindi talaga namin masasabi kung may confirmed cases na dito sa lugar namin o wala. Puro lang speculation or false alarm ang naririnig namin. April 2, araw ng Webes, may session ng asawa ko sa isang physical therapist sa maliit na hospital dito sa amin. Mahigpit na ang hospital, hindi na pwedeng pumasok pag walang appointment. Nasa parking lot lang ako noon kasi isang oras lang naman ang session ng asawa ko sa PT niya, kaya inintay ko na lang. Sa di kaluyuan kung saan ako nakaparking ay may isang medical staff ang lumabas mula sa gilid ng hospital. Naka full gear suit siya against the virus. Maya-maya ay may kotse na bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas at lumapit ito sa medical staff. Nag-usap lang sila sandali at nag-swab na ang staff sa bibig at ilong ng babae.
Pagkatapos ng babae ay may tatlo pang paisa-isang sumunod. Nagulat na lang ako sa aking nakita at napatanong kung meron na ba talagang case dito sa lugar namin. April 3, araw ng Biyernes. May sinamahan akong isang pasyente papuntang City Hospital. May mga instances kasi na pag hindi na kaya ng nararamdaman ng isang pasyente sa maliit na hospital sa lugar namin, ay dinadala na ito sa malaking hospital na nasa City. Pagdating namin sa hospital, ay may checkpoint sa entrance. Pagkapasok, ay tinanong kung may sakit kami o wala. Tapos, chinek ang temperature. Tapos, nag-alcohol. Sa waiting area ay 2 meters apart. Pasyente lang ang pwedeng pumasok sa consultation room. Pero dahil sa may dementia ang pasyenteng dala ko, ay napilitan silang papasukin ako sa consultation room para sumagot sa mga katanungan. Pagpasok ko ay alcohol uli. Konting kembot lang ay disinfectant ang katapat habang nasa loob ng hospital. Dahil sa hospital na yun, ay may 78 na pasyente sa pangangalaga nila dahil sa COVID-19. April 4, araw ng Sabado. Ibig sabihin sa trabaho, walang boss at walang nurse department. Meron namang nurse pero on call sila. Sa araw na yun, ay responsibilidad ko ang isang department. Dahil ako lang ang regular staff sa araw na yun. Dalawang katrabaho ko sa araw na yun ay puro substitutes. Ibig sabihin, kung may problema, ay ako ang maghahanap ng solusyon. Sa trabaho ko bilang isang nursing aide, ay masasabi kong okay naman ako. I am trained more than my work required. Ako ang kadalasang pinapadala sa tuwing may trainings and seminars at magtuturo sa mga kasamahan ko sa mga bago kong nalalaman. I have more responsibilities than my colleagues. Sa araw na yun, ay may isang pasyente na bigla na lang sumama ang pakiramdam. Pinuntahan ko agad ang pasyenteng yun para kumustahin. Kailangan ko ding i-check ang temperature, blood pressure, pulse, at kailangan ko din na tunungin kung may masakit sa kanya at iba pang impormasyon bago ako tatawag ng isang nurse. Parehas mataas ang BP at temperature ng pasyente nung nagsimula siyang umubo, ay napatras ako. Nang sabihin ng pasyente na masakit ang lalamunan niya at nahihirapan siyang huminga, ay napatanga ako ng ilang sandali. Sabi ko na lang, ay sandali at tatawagin ko muna ang nurse. Nang dumating ang nurse ay agad kong ibinigay ang report at ang sabi ng nurse ay okay, CD, gear up. Alam niyo yung biglang kabog ng dibdib niyo, tapos parang lumamig buong katawan niyo. Yun ang mismong naramdaman ko. Pero sinunod ko pa rin ang sabi ng nurse namin. Pagkatapos namin i-check ang pasyente, ay grabe ang pawis ko. Maliban sa mainit naman talaga ang personal protective equipment, ay grabe din ang nervyos ko. Nakita ng nurse namin na sobra ang takot ko. Sinabi niya na lang sa akin na relax lang. Hindi pa natin alam kung ano yun. May gamit ka naman sa locker mo, diba? Maligo ka ng mainit bago ka umuwi sa inyo. Relax lang, okay? Takot talaga ako kasi may problema ako sa lungs. Di ko na lang sasabihin ang anong problema ko sa lungs. At may asthma din po ako. April 6, araw ng Lunes, day off ko. Habang sinimulan kong isulat ito, ay tumunog ang cellphone ko. Tumawag ang nurse namin at sinabing negative ang test. Sobrang nakahinga ako ng maluwag. Maliban po kasi sa mga pasyente na inaalagaan ko sa trabaho, ay inaalagaan ko din po ang asawa ko sa bahay dahil po na stroke siya noong 42 years old siya. Kaya ganun na lang ang takot ko nang magka false alarm sa trabaho. April 7, araw ng Martes, balik ako sa trabaho. Unang bumulaga sa akin
isang pasyente ang naka-isolate. May mga symptoms ang pasyente pero hindi pa daw na-test kasi naubusan daw ng test kit. Buong araw ay ako lang ang nag-direct contact sa pasyente na yon. Nangarag ako sa protective gear pero hindi na masyado. Siguro nawala na ang shock factor nung una akong nag-gear up. April 8, araw ng Miyerkules. Nagulat ako sa unang narinig ko sa report sa trabaho. Dahil dalawa na ang naka-isolate. At ang pangalawa ay ang pasyenteng sinamahan ko sa ospital noong April 3. Mas lalo akong nagulat nung sinabi ng nurse namin na baka itest din daw ako. Kasi ako ang kasama ng pangalawang naka-isolate na pasyente. Kung ano-ano ang tumatakbo sa isip ko, kung dumating na ba ang araw na ayaw namin dumating. Nagiging frontliner na ba kami? Magiging pasyente na ba ako? Kakayanin ko ba? Mahirap ang maging isang healthcare worker sa panahon ngayon, pero pinagmamalaki ko po ang pagiging isang healthcare worker. We take care of the people who are not related to us. Masarap sa pakiramdam ang makatulong. Please, huwag niyo pong sabihin na dahil sa pera or sweldo. Kasi hindi po kalakihan ang sweldo sa hospital or sa nursing home kumpara sa stress na nakukuha namin sa pag-aalaga namin sa mga pasyente. Wala sa amin ang TGIF or thank God it's Friday kasi kahit weekend ay nagtatrabaho kami. Kahit sa mga holidays ay trabaho pa din kami. Sa panahon ng coronavirus, halos lahat ng mga kapitbahay namin ay nasa bahay lang. Ako lang po ang natatanging umaalis para magtrabaho sa street kung saan ako nakatira. Kasi I am a healthcare worker and I can't stay home. Sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang magreklamo, mas nakakatakot pa kayo kaysa sa pandemic na virus. Kasi puro lang sarili nyo ang iniisip nyo. Magwelga ba naman kayo para paalisin ng presidente dahil ayaw nila sa lockdown? Hindi nyo ba naisip na baka mas malala pa ang nangyari sa Pilipinas kung hindi ginawa ng Pangulo ang ginawa niya ngayon? Sana naisip nyo din kung ilang libong mga frontliners ang hindi man lang nila nasilayan ng kanilang mga pamilya. Nakakatakot ang maging frontliners. Ilang mga doktor at nurses na ang mga namatay para lang sa pakikipaglaban sa pandemic na virus. Konting sakripisyo lang po. Makinig na po tayo sa sinasabi ng gobyerno na manatili lang sa bahay. Tulungan niyo po ang mga frontliners kasi sarili nilang buhay ang nakataya para lang tulungan tayong lahat. Maraming salamat po, Ms. Narrator. Salamat sa pagbasa nito. Lubos na gumagalang, Sedi. P.S. Ako po yung nanalo sa pa-contest ni Ms. Narrator. Yung pa-premyo po ay ibibigay ko po sa ate ko. Isa po siyang dating OFW. Pero dahil sa kahirapan ng buhay ay wala po siyang naipon. Kaya malaking tulong na po ang pangnegosyo na pa-premyo ni Balangga Narrator. Salamat po ulit. Mga langga, dito na po nagtatapos ang kwentong ibinahagi sa atin ni Sedi. Mga langga, kung iisipin, nakakalungkot talaga. Kasi hindi natin alam. Isa sa mga kaibigan, kamag-anak, or should I say kapatid, nanay, or isa sa mga mahal natin sa buhay, ang frontliners. Ano kaya ang mararamdaman natin once na mabalitaan natin na isa na sila sa positive COVID-19 na cases? Please mga langga, kung wala rin lang naman tayong gagawing importante sa labas, manatili na lang po tayo sa mga bahay-bahay natin.
Hindi po basta-basta ang kinakaharap ng buong mundo ngayon dahil sa pandemic na virus na ito. Ang kailangan po natin ngayon ay magkaisa. Manalangin po tayo naway matapos na po itong virus na ito na siyang nagiging dahilan ngayon kung bakit tayo ganito. Hanggat hindi po natin sinusunod ang utos ng ating gobyerno, wala pong mangyayari sa atin. Mai-extend at mai-extend ang ECQ or yung Enhanced Community Quarantine at tataas ng tataas ang kaso ng COVID-19. Tayo rin po ang mahihirapan, mga langga. Kaya please lang, magkaisa po tayo. Labanan po natin ang COVID-19. Maraming salamat, mga langga, sa pagbigay ng oras para makinig sa ating kwento ngayon. Mga langga, sana po maging isang eye-opener din po ito para sa atin. Ang kwentong ibinahagi sa atin ni Sedi. Ang hirap po kasi talaga ng kinakaharap natin ngayon. Mabuti sana kung yung kaaway natin yung mga aswang na lang, no? Kasi alam natin kung paano sila labanan. Meron tayong mga pangontra para sa kanila. Kaso virus 2, ang hirap. Kaya the best thing that we can do is manatili po tayo sa bahay. At syempre, the most powerful ang manalangin. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga langga. Keep safe and God bless. Yung shoutout natin sa next video na lang. Maraming salamat! Peace out.